Yo, what's up? Nako, babalik naman si Mr. Dijonek. Ay, nako. Sa nakalipas na araw, o kahapon. Tungkol yan sa nangyayari kahapon sa virus na yan. Aba. Ngayon naman eh, pag-uusapan na naman natin ngayon yung update ng ano, ng sinasabi nilang lockdown dito sa UK. O, kaya pa paano naman eh. Salamatan mo muna natin yung mga kaibigan natin dyan, mga vloggers dyan. Ah. Kahit pa paano naman eh, nandyan lagi kayo. Oh. Oh, meron pala ng comment eh. Meron tayo nagpagkakamali sa ano natin, sa video natin. Kaya na re-upload po natin, ni si Ayos po natin. Eh, hindi naman tayo na, hindi naman tayo ano, sinasabing eh, perfecto. Kung mapansin yung nakaraang video ko, medyo re-upload yun. Kasi magbabayolit tayo sa ano sa YouTube channel. Eh kahit paano naman eh i-correct natin ng tama. Tama impormasyon. Eh tama-tama 'yan. Eh kahit paano i-correct natin ngayon. O ngayon pag-uusapan natin ngayon ang lockdown ng UK. Oo. Paano? Si Dijonek, baka kasama natin 'yan. Na doon sa ngayon sa istasyon ng tren. Oo. Si Dijonek na si Bisayang Briton. Ay, sigurado natin makakasama natin yan. Opo. O, kasamang Briton. Kumusta dyan? O, kabayan. O, kumusta dyan sa may ano? Estasyon ng tren. Eh, abangan po natin yan. At ito natin ni, ano natin, si Bisayang Briton. O, nandoon ngayon si Bisayang Briton. Nandoon sa may estasyon ng tren. Tingnan po natin kung ano nangyayari doon. Meron bang pasaheros o may bumibiyahe pa mga tren o hudyat na yan ng ano ng lockdown ng ano UK. Eh sinasabi na natin eh partially lockdown. Eh wala pa namang dideclare eh. O, pagkalam namin yung lockdown eh wala munang ano wala pang totally lockdown. O, sinasabi lang naman eh social distance. Okay. Yung mga importante natin, kailangan huta na sundin natin yan. O, tamang-tama yan, mga kababayan. O, lahat mga OFW. Marami tayong mga kaibigan na OFW. O, tama yan, kaibigan namin sa Spain. O, sa France, Italy. Marami. Marami na tayong mga kaibigan. Sinasabi natin na eh, magtulungan sa isa't isa. Sinishare nila ko yung mga nangyayari sa buong lugar nila. O, dito sa UK, university, simula sa Lunes, bukas, Lunes, linggo ngayon eh, wala nang ano, wala nang pasok. Oo. Yung anak ko nga, student eh, sa college. So, wala na rin silang pasok. Oo. Tama yan. Eh, mahirap na. Mahirap na magbaka sakali. Oo. Hindi natin maiwasan ng sakit ngayon. Oo. Tapos natin pag-usapan na yung virus na yan. Eh, sinisingit lang naman natin. Ang pag-uusapan talaga natin ngayon, kung meron bang lockdown dito sa UK. Oo. Meron na. Yung mga underground natin, doon sa London, wala na, wala nang bumabiyahe. Maliban na lang siguro sa paisa't isa. Oo. Tahimik na ang proper London. Oo. Meron tayong mga kaibigan doon. Pero, yun nga sinasabi, kausap ko pa lang kagabi, wala na, tahimik na talaga eh. Oo. Hindi ka parang pwede pa ma-share sa mga ano, yung mga importante mga lugar na pupuntahan ng mga turista. Eh, wala na rin. Wala muna, zero muna. Oo. Eh, gusto na i-declare na dito. Sa bahay lang. Oo. Mag-stay at home. Within 12 weeks. Oo. Matagal yan. Oo. Eh, paano yung mga kikitain natin sa pangaraw-araw? Yung mga pagkain natin? Oh, panic buying? Oh, tapos na tayo dyan. Oh, paano kung wala kang pambili? Oh, yan ang pinag-uusapan dito yan. Ang government namin dito, eh, sinasabi naman na tutulong naman sila sa mga ganyang bagay. Lalo na pag alam nila, wala kang ano eh. Wala kang income pag eh, nandiyan ka lang sa bahay. Oh. Kailangan preparasyon po tayo. So, ginagawa ng gobyerno yan. Alam naman tayo dito, eh, yung ano namin,
yung gobyerno namin, eh kahit naman sa buong mundo eh, lahat naman eh, tumutulong eh. Siyempre, sa kaayusan ng ano yan, ng ating, lahat ng tao, sa mundo, oo. Eh paano kung magkalat lahat ng virus na yan, oo. Huwag na natin bangitin, alam nyo na pag sinabing virus eh. Oo. Iwas-iwas sa loob tayo. Oo. Yan ang pinaka-anong importante ngayon sa panahon na to. Dahil hindi itong ano, hindi ordinary itong ano, nangyayari ngayon. Oo. Oo, sige. O sa atin, pasok! Yan, kahit pa paano naman may parating. Kaya lang pa isa-isa lang to eh. Yan. Meron dito isang pasayros lang. Ibig sabihin, limited na yun ang biyahe ng train. Oh. Ayan, kikita nyo? Yan, papunta ng proper London yan. Pero kung susumayin, nandun yan sa underground. Eh, wala na rin, sarado na rin. Ito galing to sa Birmingham, sa malalayong lugar. Galing Scotland o ano pa man. Kung saan panig ng lugar dito sa UK. Kita nyo? Dalawa lang tao nakikita ko dito. Wala nang pasayros. Kahit laman ng train, wala. Ayan. Yan mga kabro. Nandito ko ngayon sa istasyon ng train. Eh makikita nyo muna man eh. Parang ghost town na. Wala nang bumibiyahe. Nakikita nyo? Wala na. Tahimik na ngayon. Ito na bang simula sa lockdown? Namayang kabayan, oh. Kabayan. Hindi kabayan. Namayang Dijinik. Nakikita nyo sa, ano, sa likod na, nakikita nyo sa likuran ko. Yan ang papuntang proper London. O yan. Eh wala eh. Ito na ba ang simula sa totally lockdown? Kahit pa paano no, sa likod ko eh. Meron pa kunti-kunti mga pasaheros eh. Dito talaga, wala na, tahimik. Wala eh, sarado na eh. Hindi ka pwede makabili ng ticket eh. O yan, o. Kikita ko sa inyo. Ito na ba yung simula sa lockdown? Eh, abangan po natin yan. Pero ito na talaga, dineklaro na nga Prime Minister namin dito. Yan talagang update dito sa nangyayari dito sa UK. Eh, paano naman, isipro namin sa inyo. Ayan, papalis na yung train na yan. O yan. O, kita nyo? Wala pa ng pasayros eh. Maliban ako, nakaupo ako dito eh. O yan, alis na yan. Kung mapapansin nyo sa loob na yan, ha? Walang pasaheros yan. Kung meron man, maliban yung ano, nagmamanhin ng tren. E paano ipupunta ka ng London? Wala rin underground. Wala ka rin masasakyan doon. Kaya dito, dito ko pala sa, ano, sa mga probinsya, eh, alam mo na mga detalye sa anong nangyayari doon sa proper London. Ibig sabihin doon, bago ka bumiyahe, siguraduhin mo muna yung mga service ng mga tren. Kung meron ba mang kansilado o wala. Baka matingga ka lang doon pag pumunta ka ng ano, proper London. Super hindi lang yan dito. Dito lang ako sa probinsya namin. Hindi to probinsya. Ito yung sinasabing countryside. Basta dito sa amin, nagsisimula na hudyak ng lockdown. Ngayon do, ngayon Lunes, bukas, sigurado na yon. Wala nang ano, wala nang pasok sa mga university. Oh, wala nang pasok na paralan. Kung mapapansin ko dito ngayon, oh, walang man lang kaano, gaano pasaheros. Dati-rati kasi napakaraming pasaheros to dito eh. Siyempre, papuntang London eh. Maraming pasaheros. Pero ngayon, wala. O yan, ikita nyo? Wala. Oh. Oh. Taikot-ikot ako. Wala kang makikita ang pasaheros dito. Maliban ako, nag-isa lang ako dito. Oh. Yan. Oh. Kahit anong ikot natin, wala. Wala talaga. Yun ang nangyayari dito ngayon. Maliban lang siguro sa mga may emergency lang dito. Yun, meron ako nakita doon, dalawa. Oh. Pero hindi yan. Lilipat lang sa kabilang ano yan. Kasi na doon yung bahay nila sa kabila. O dito, wala. Lahat, sarado. Wala o. Oh. Yan. Walang dumadaan. Ito na ba ang simula ng ano? Lockdown ng UK? Tama yan, bukas pa sisimulan yan. Kahit pa paano naman, may parating na tren, oh. Yun, oh. O, yan. Kung titignan nyo yan,
kunti lang pasayeros dyan. Hindi katulad ng dati. Labis-labis ang pasayeros. Ngayon, wala eh. As in na, dalawa, tatlo. Ganyan talagang buhay eh. Yan ang kunyak ng ano, ng lockdown dito sa Yoke. Ayan o. Oh. Ayan. May nabakikita ba kayo mga ano, pasayeros? Wala. Ako nandito. Mag-isa lang ako. Wala ba nang lumabas o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. O. Oh. Tama yan, did you Nick, no? Nandito ako sa may train station. Eh, alam mo naman tayo, nagbabalita tayo lagi. Yung mga latest update po natin, yung mga nangyayari dito sa ano, sa UK. Alam mo naman tayo eh, updated ho tayo. Eh, wala tayong nilalabag na batas kasi may freedom din tayo. Karapatan din natin magsalita. O yan, o. Yan. Yan. Okay, papano. Balik muna sa studio. Did you Rick? Bye-bye! Yan, kasamang Briton. Nireport po dyan sa ano, sa istasyon ng tren. Okay. Eh, paano naman eh? Eh, nakasama natin si Bisayang Briton. Eh, ibig sabihin doon, wala ang pasayeros na. Oh. Siguro, kung maliban lang siguro sa mga importanteng ano, lakad. Siguro, karamihan ng tao ngayon dito. Ha? Karamihan ng tao dito. Nasa bahay ngayon. Lumabas nga ako kakalina eh. Oh. Yung napapansin ko nung nakaraan. Ha? Yung nakaraang linggo. Pag linggo maraming ano. Oh, nakaraang linggo eh maraming pasayeros. Ano 'yung pasayeros? Hindi lang pasayeros. Maraming sasakyan kamo. Oh. Eh kamo bagamat eh sinasabi natin na panic buying nung nakaraan. Ito naman iba. Ha? Tahimik na ang daan ngayon. Linggo ngayon eh. Tahimik ang daan. Ibig sabihin talagang nakapamimili na sila ng mga importanteng bagay na sa pang-araw-araw na importanteng sa bahay. O, yan. Nama yan. Yan naman tayo dito. Updated tayo sa mga balita dito. Eh, hindi naman balita. Eh, sinishare lang naman namin kung anong nangyayari dito. Eh, siyempre, itabuli tayo. Eh, alam mo na natin mangyayari. Wala tayong nilalabag. Karapatan natin yan. Lahat. O, tama yan. O, basta maayos lang. Wala tayong babayalit sa mga impormasyon na hindi ka nais-nais. O, patulad ng sinabi ni Bisayang Briton, no? Papuntang London. Walang ganong pasayeros. Tama yan. Diniklar na yan dito sa amin. Na wala na talagang, eh, wala na talagang ano, mapupunta ka ng London eh. Wala ka na rin mapupuntaan eh. Eh, sarado yung lahat ng pub. Ha? Lahat. Sarado. Oh. Baka huliin ka pa ng pulis doon eh. Pag-alagala ka doon. Oh. Isa rin yan. So far, hindi pa naman dideklare yan eh. Malamang mga ilang araw sa ngayon, may declare na ng magdideploy ng mga ano na, ng mga militaro o policeman. Oh. Eh, siyempre, gusto dito, talagang manatili ka lang sa bahay. Oh. Kaayusan naman yan eh. Ako payo naman ako eh. Oh. Sa bahay lang? Oh, aba. Nagtatrabaho din tayo. Oh. Ibig sabihin, eh, marami tayong impormasyon na maano natin, mapag-uusapan dito sa Kidijin eh. Ano? Eh, paano naman eh, mga impormasyon na hindi nyo nalalaman dyan sa lugar na dyan sa Pilipinas. Oh, kaysa ng sulok ng mundo. Oh, yung mga OFW natin. Yan ang paborito natin mga nanonood eh, yung mga OFW natin. Marami tayong kaibigan dyan. Oh, kaibigan namin dyan sa Hong Kong. Oh, dyan sa Singapore. Sa Emirates, sa Dubai, oh, sa Spain, sa France, sa Italy. Marami na tayong mga kaibigan na impormasyon nagbibigay sa akin. Oh, tama yan. Oh, yan ang mga impormasyon na yan, importante yan. Oh, pag-usapan natin yung ano yan, yung nadidbol na. Huwag na ba sabihin lang, huwag na saan yung nadidbol? Eh, simple lang, ano lang, didbol lang, para hindi naman obvious eh. Oh, marami na. Oh. Marami nang bilang ng mga ano nawala sa mundo dahil sa virus na 'yan. Kaya ingat-ingat po tayo. Lahat ng bagay pag ingat po tayo sa mga bagay na hindi natin na
yung may nahawakan natin eh. Mga bagay na hindi ka nais na hawakan mo. Diba? Ingatan mo yan. Maghugas kami lagi. Oh, distansya lagi tayo. Eh, kung gugustuhin eh, sa bahay lang, para maganda yung ano. Bagamat eh, sinasabi natin na mas sick pa sa bahay kasi pag-alagala sa kalye. Lalo na dyan sa Pilipinas. Oh. Sa Pilipinas, eh, sa probinsya namin, direkler ng ano namin, ng namamahala doon, ng mayor namin. Oh. Na walang wala nang lalabas ng bahay. Maliban lang siguro kung may mga importante na mga pangangailangan mo. O mga katulad ng pagkain. O. Yan ang mga importante lang doon. Kung pag-alagala ka ng sakali, wag na. Manuwi ka lang sa channel ko. Sigurado mga impormasyon na ibibigay ko dito. Ayan. Yan yung sinasabi ko eh. O. E paano? Eh, Lunes bukas ha. Linggo ngayon. Tanda nyo yan. Mga impormasyon, ibibigay namin yan. Kidijinik, walang problema yan. Detalyado yan. O, mga bilang dito na nadibol na eh. Walang nating bagitin kasi hindi maganda pakinggan eh. O, marami na. Marami nang apektado. O, pati sa trabaho, pati sa mga lakad nyo, lahat ng bagay na ginagawa nyo sa pang-araw-araw, apektado na yan. Lalo na nasa pag-ano, sa paghahanap buhay natin, paano yan? Wala tayong magagawa dyan eh. Palipasin muna natin itong problema na to. Darating ng panahon, mawawala din ito. Naalala ko tuloy yung ano, nabasa ko sa ano, na-research ko ha, noong unang panahon, 1980s. Diba? Mas marami pang namatay noon. Milyon katao. Tama yan. Dapat pag-usapan natin yan sa mga susunod na mga video ko na yan. Kung bakit ganon, kadami ang matay na yan. O, dito lang sa ano yan, sa channel ko. Mapag-usapan natin minsan yan. Pero focus muna tayo sa mga ano, mga impormasyon galing dito sa Yoke. Kidijinik? Okay. Siguradong update dyan. O, tayo naman nagbibigay ng impormasyon dahil karapatan ko to. Dahil ako, nandito ko sa UK. OFW ako. Oh, mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Oh, lahat na nanonood sa akin. Oh. Eh, paano yan? Huwag ka nang manood. Mag-subscribe ka sa channel ko. Eh, paano naman eh? Hindi. Walang sapilitan yan. Pag gusto ko ng tao, mag-ano yan sa'yo? Bagamat eh, sinasabing eh, mag-click-click yan sa ano mo, sa mga gustong channel para sa inyo. Ayan. Kahit paano naman eh, pagbati lang naman. Hindi naman ako tayo na pupungilit. Impormasyon galing dito sa'yo, okay? Eh, puro ka kasi biro eh. Eh, totoo tayo yan, ha? Ano, bubulol ka? Hindi, pasensya na. Bubulol tayo minsan eh, hindi tayo perfecto. Walang edit-edit to. Kailangan diretso tayo. Wala tayong binabasa. Kailangan diretso tayo. Yan mga impormasyon dito yan, mga kababayan. Yan ang pinaka latest update dito. Huwag na natin sabihin report. Latest update lang dito. O, mga impormasyon galing dito sa kinatataya, kinaupuan ko dito sa upuan ko dito. Ha? Background ko, kusina. Mahilig ako sa background. Tandaan nyo yan. Pag background kusina, si DJ Nick yan. Mag-isa lang yan. Lagi na sa kusina yan. Impormasyon lagi yan. Oh, katulang sinabi ko, pag nagugutom ka, buksan mo yung mga kardero dyan. Oh, may hugasan ka pa, oh, nakalimutan ka, hugasan mo lang. Oh, yan ang importante dyan. Kahit pa paano naman eh, nabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman dito sa nangyayari dito sa amin. Oh, ano, may sasabihin pa ko? Meron pa ba hindi? Meron pa. Marami ako yung sasabihin eh. Oh, ano? Ano sasabihin ko? Ganito, ha? Diyan sa Pilipinas, ha? Sumunod lang po tayo. Para sa kaayusan yan. Hindi natin maiwasan yan, siyempre. Hindi natin maiwasan na magalit, siyempre. Dahil nga, walang maipapakain sa ano, sa mga anak, pamilya mo. Sa mga pamilya nila. Oh.
Tama naman yan. Pero ginagawa ng mga local government natin dyan, yung gobyerno natin, kahit paano naman may mudmud dyan sa ano, kunting bigas o mga pagkain man lang. Ito naman ipang samantala lang naman eh. Wala namang forever eh. Lahat ng problema ay may katapusan. Antayin natin matapos to. Mga problema na yan. Lahat ng mga local government dyan sa Pilipinas ginagawa yan. Kaysa sa probinsya namin. Namimigay ng mga pagkain, siyempre, hindi laman na siguro lahat eh. Naintindihan natin yan. Hindi lahat ang insurance ng local government yan. Paano kung walang pundo yan? Paano? Siyempre, kailangan ng pamahalaan. Kailangan ng tulong. Pero, ginagawa lahat ng mga ano yan, ng ating pamahala dyan sa Pilipinas. Updated ho kami dito dyan. Aba, ganyan mga balita. Marami tayong kaibigan dyan sa ano, sa Pilipinas ng mga katulad natin. Kaya paano updated kami? Binabato lang namin yung nangyayari dito sa Yoke. Kidijinek? Informasyon? Totoo yan. Bukas, i-declare na yan, no? Lunes bukas. Wala na nang pasok ng university. Para lang. Panic buying dito. Patuloy pa rin. Ganun pa rin. Pero nakakatuwa ngayon, ha? Napansin ko. Galing ako sa grocery kasi. Kukundi na lang yung ano eh, numimili. Ibig sabihin nun, nakapamili na sila. Malaking ano yan. Malaking improvement yan. Ibig sabihin doon, yung mga grocery store, pumapasok naman yung ano, yung mga supply nila. Marami ng stock eh. Hindi katulad ng mga nakaraang linggo. Talagang, ano eh, ubus eh. Ubus lahat ng mga stock. Pero ngayon, napansin ko, malaking pagkakaiba. Marami ng supply sa mga grocery store dito na ngayon. Ang tao na lang walang namimili. Kulang na lang tao eh. Ang tao ang wala. Customer ang wala na. Alam mo tayo, matalino tayo eh. Sabi ko, paunahin ko muna sila, huhuli ako. Tamang hinahala ko. Makapamili ako ng gusto kong bilhin. Marami. Marami ako nabili. Mamaya, mag-lockdown kami. Paano yan? Hindi kami makalabas ng bahay. Kailangan ready tayo. Sinasabing ready lagi. Mahirap na yung ano natin. Yung huli ang pagsisisi. Ganun yan. Kahit paano yan. Kailangan maging ma-wise tayo. Yan mga impormasyon dito sa UK. Kahit paano nabigyan ko kayo ng mga info dito. Wala natin sibihin na latest news. Wala. Info lang. Impormasyon. Sa mga nangyayari dito. So, mga impormasyon ng mga susunod, ay abangan po natin yan. tayong magbibigay lagi ng impormasyon dito sa nangyayari dito sa lugar namin. Kahit pa paano, ingat po tayo lahat. At saka sinasabi ko, hugas kamay, distansya po tayo. Kung maaari lang po, wala kayong gagawin sa labas eh. Stay at home, sinasabi namin. Dito naman nangyayari yan dito. Simula sa araw na to, mga susunod na mga araw, malamang hindi na kami makalabas ng bahay. Yung nakatulad yung makita nyo kanina sa ano, ki-report ni Bisayang Breton, talagang wala na. Pasayros na ng train, wala. Lahat ng pub, lahat ng pamilihan, lahat ng mga universities, lahat ng mga college schools, primary schools, wala na. Pansin ko dito kanina sa daan, talagang wala na talaga eh. Yung wala nang ganong tao. So ngayon, natututo na yung tao. Maliban na lang siguro ko, kung mga ibibili na ako, lumalabas ako ng bahay. Ayan. Eh paano? Abangan nyo yung susunod mga impormasyon galing dito, Kidijinek. Kaya paano nagbigay ako ng kunting kaalaman sa inyo. Babay muna. Balik. Abangan nyo sa mga susunod mga video ko. Impormasyon at mga latest na mga info dito. Babu muna. Bye-bye.